Dear God, I run to you today. I lift up all wives who struggle with fear. I ask that you help us not to be afraid anymore. Help us to trust you more with our lives, with our families, with our finances, with our everything. Sometimes worry will cause so much stress, we become paralyzed. Fear cripples our ability to thrive, and our joy is stolen from us. Please help us to be stronger. Fill us with confidence and unwavering faith. No matter what may come our way, no matter what the unknown holds for us, please help us to remain confident in you. May we not only overcome fears, but encourage others to overcome theirs, and that we testify that because of you we no longer fear. Thank you for being our strength, our provider, our everything. We love you, Lord Jesus. You are the living God. Thank you, Lord. Amen. Ang Diyos po makapangyarihan sa lahat. Pilipinas, pakinggan niyo po ito. Ha? Tayo po mga nanunungkulan sa gobyerno, pakinggan niyo po ako. Mahal ko po kayo ng gusto. Alam ng Diyos yan. Ang ministry ito ay full support po sa inyo. Pero pakinggan niyo po ako. At tayo po mga negosyante at mga advisor, pakinggan niyo po ako. Tayo po mga doktor, lahat po tayo na concern sa bansang ito, pakinggan po niyo. Ang Diyos po ang may-ari sa ating lahat. Buong mundo siya po ang lumikha. Lahat ng tao siya po ang gumawa. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya po tayo pinupwersang sumunod sa Kanya. Kahit meron siyang karapatan, gusto po niya sumunod tayo sa Kanya kusang loob. Tularan natin ang Diyos. Magdali, pwede niya tayong persahin lahat para matapos na yung gulo. Pwede niya pong persahin ang lahat. Sino po si Xi Jinping sa Panginoon Diyos? Sino si Vladimir Putin? Sino si President Joe Biden? Sino po si Secretary General ng United Nations ng NATO? Sino po si Angela Merkel? Sino po si Emmanuel Macron? At sino pa po yung mga hari imperador na namumuno sa bansa ngayon sa buong mundo? Sino po yung mga bilyonaryo? Eh lahat po yan, gugustuhin ng Panginoon pasundin sa kanya. Eh, walang magagawa ang mga yan, pero hindi niya ginagawa. Gusto niya po lahat ay magkusang sumunod. Pero meron siyang karapatang persahin po ang lahat yan kung gusto niya. Lahat ay kaya niyang persahin. Pero yun po yung labag sa kalikasan niya. Kasi binigay niya po ang lahat ng tao ng karapatang magpasya. At yung ating personal na pasya at conviction at konsensya, hindi pwedeng pakialaman ng kahit sinong hari, presidente, imperator, DOS, WHO at sino pa pong mayaman at kilalang tao sa ibabaw ng lupa. Violation po yan ng right ng bawat mamamayan. Hindi po sa Diyos yan. Nawala na po ng karapatan ng mga tao. Kaya hindi pwedeng mandatory vaccination na yan. Ayaw po ng Diyos na. Yung concern, maganda, we appreciate that. Yung intention, maganda, we appreciate that. Pero po yung system at coercion at aggressiveness at yung force, we don't like it. God don't appreciate it. Yung bakit na hindi mo siya i-mandatory kung gusto ng bawat isa, eh mag-uusa ang lahat. Kala bang pumunta yun ng vaccination center? Bale, wala na dyan. Nabalitaan nilang may namatay. May mga side effect na naranasan ng iba. Yung iba, eh, na-COVID pa rin kahit tabak mo na. Bale, wala po yan. Eh, basta ang bawat isa nagpasya. Personally, voluntarily. Dapat ikinagalan ng government ang bagay na yan. At dapat inaalam ng mga government sa buong mundo ang dahilan kung bakit ayaw magpapakuna ng mga tao. At ang advice ko sa mga government, present mo ng maayos yung programa mo at manalangin ang lahat na maliwanagan yung ayaw magpabakuna. Huwag natin daanin doon sa coercion. Amen. Huwag natin daanin doon sa pananakot kagaya ng ibang employer na pag ayaw mong pabakuna, umanap ko ng ibang trabaho. Hindi po sa Diyos yun. Malaking kasalanan yun. Pag ayaw mong pabakuna, hindi ka makakatanggap ng ayuda mo bilang senior citizen. Mali po yun. So, pag na-COVID yung ayaw magpabakuna, wala pa nanagutan ng gobyerno niya kahit sino. Siya yung may problema. Kasi hindi siya nagpabakuna eh. Wala siyang sisisi. Yung ibig sabihin, personal niyang pasya yan.
Yan po ang democratic nation. Yan po ang democratic principle. Ginagalang lang lahat ang karapatan ng bawat mamamayan. Kaya marami nagsasabi, no to mandatory vaccine, but just to voluntary vaccination. Sabihin yung kusang pasya mo. At higit sa lahat, yes, to mandatory repentance. Naliwanag po yan. Kaya gamitin natin yung ating power and authority, gapusin natin si Satanas. Ipag-pray po natin ang gusto yung mga namumuno sa bansa natin para isip nila lagi pong in line sa Word of God. Pray po natin sila araw at gabi mula sa ating mahal na Pangulo, sa DOH, sa member ng IATF, yung mga health expert, yung mga DOH advisor, yung Octa Research Group, pati po yung mga media, TV network, radio network, na hawakan lang yung puso't isip nila. Na huwag sila magpasyabungan ang naghanap sa ibang bansa at sa pagmamadali ng hindi pinag-aralan ito at hindi sinangguni sa Diyos. At dapat sa totoo lang, ano, kumukuha rin sila ng mga advice sa mga lingkod ng Diyos. Hindi lamang po sa usapin po ng medicine, scientific study. Dapat kumuha po sila ng mga advice ng mga lingkod ng Diyos para makita nila ang spiritual aspect. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Hindi naman pinag-uusapan reliyon dito eh. Ang pinag-uusapan dito Diyos at ang salita niya. Wala silang dapat ikatakot. At matatalino naman lahat yan eh. Pwede naman nilang i-recheck yan kung ayaw nila. Yun po ang tama. Ay pag-pray natin na makita po yan ang mga nanunungkulat na mumuno sa bansa natin. Dahil tayo naniniwala na maganda ang intention nila. I believe that with all of my heart. I admire our president, our IATF, our DOH, our doctors, our nurses, our frontliners. Actually, kasama tayo sa mga frontliner na yan. We appreciate everybody. We admire them. We support them. Ang gusto po nila ay wakasan po ang COVID. And we appreciate that a lot. We thank God for their life. Kaya para hindi sila magkamali, pagpray po natin. Hawakan nyo isang puso at isip nila kung yung pasya po nila hindi sa Diyos, huwag magtagumpay, huwag payagan ng Diyos. Ay kung ito naman po ay galing sa Diyos, huwag payagan ng Panginoong ito hindi mangyari, sawayin natin si Satanas para huwag itong guluhin at yun po maipatupad sa ating bansa.